then to check out my audio settings and pati yung video settings ko. Turns out na hindi maganda yung pagkaka-setup ko ng aking audio. So ngayon inayos natin. Nag-dry run ako sa kwarto, and the audio sounded pretty decent. So hopefully guys, makuha natin ng mas maayos to ngayon. What is going on YouTube? Welcome sa channel ko. Nakamasa ko and then naka-helmet. Hopefully. As you can see guys, hindi ako nakapag-gear ah. So ayan, rolling tayo. Alright, so it's my bike. It's Matet. Pangalan niya Matet. Actually, lahat ng mga motor na dumaan sa akin, lahat yun may pangalan. And this one, her name is Matet. Bakit Matet? Kwento ko next time. Natin ang ating GoPro Hero. Alright. Tama na ba yung angulo na ito? Alright. So, looks like we're pretty much set. Alright. Within our subdivision. So, ayan. Naka-close ang ating helmet. And we'll see. Hopefully, maganda yung audio. Gagawin na naman natin ngayon. Magkukwentuhan lang tayo so that I would be really able to test out my settings. And para makumpara natin yung tunog ng maibangga natin yung tunog ng audio. Bangga natin yung tunog ng audio kumpara sa pag nahaluan na ng sound ng exhaust. So I'm gonna bring you to a quick tour. Around our place. And maybe magkwento ako how I started riding. That might not be the most interesting topic to talk about right now. Pero syempre wala rin ako maisip eh. Wala rin ako maisip na ikwento muna sa inyo ngayon because we're just doing our testing. So hopefully maging okay lahat ng okay lahat na marinig niyo sa akin. So how I started riding, actually nag-start yan nung high school talaga. Sa probinsya namin, sa Antique. So I actually grew up in Antique. I was born here, but then at some point in my life umuwi kami ng probinsya, sa province ng mama ko. And then high school ako. There was this, I think, family event. And one time, yung isa sa mga tito ko, may dalang motor. He actually had an XRM. Teka, I'm not sure what that sound was. So he had an XRM, Honda XRM. And when ako, marunong lang ako magbike guys. I never had a formal training. Kung pag sasabihin lang na formal training sa pagmamotor, wala akong ganun. Marunong lang ako magbike. And one time, napag-utusan kami bumili ng, I'm not sure kung anong kailangan namin bili sa bayan nun eh, ako at mga pinsan ko. And sabi nung relative namin na yun, ayan, dali niyo yung motor. Alam niyo naman sa probinsya, back then, hindi naman ganun ka, hindi magandang kaigpit doon.
So, dinala namin. Una, pinsan ko nagdadala. And then, tinuruan lang ako paano, how the gears work. One down, three up. Sorry. It's an Honda XRM. So, lahat pa baba. So, down. Tapos, up. Now, una, siya nagdala. And then, siguro mga few kilometers away from the house, pinasubok niya sa akin. So, I was really nervous kasi syempre, first time ko yun. And, siguro I was a natural kasi nung pagkaupo ko dun sa motor na yon, I really felt comfortable. And it didn't take a really long time to get used to that bike. So from there on, doon ako natuto. Natuto ako mag-motor. Marunong na akong mag-shift ng gears, mag-maneuver ng motor, ng bike. So that was my first experience sa motorsiklo. And then, nangyari, siguro, I think that was first year high school eh. So sabi ko, gusto ko magkaroon ng motor. Gusto ko talaga magkaroon ng ganun. Kasi, from our house, papunta doon sa bayan, you had to travel like, siguro 10 kilometers, and sa 10 kilometers na yun, dadaanan mo, puro palayan lang. So imagine the fresh air, yung lakas ng hangin, you know, the wind blowing to your face habang nagmamotor, di ba? Parang sobrang, nakakatanggal ng stress, sobrang enjoyable, sobrang saya lang. So, came second year high school, ang hiningi ko as a birthday gift was a motorcycle. And fortunately, napagbigyan naman ako ni Papa. Alam ko parang 5,000 pesos lang ata ang down payment nun. It was a Honda Bravo, 100cc na Honda Bravo. So yeah, that was our first bike. Doon din ako natuto yung mga modification na yan. Dati kasi usong-uso yung hilig ko nun sa modification, dami ko pinagbabago sa Honda Bravo na yon. And natutuwa ako dun kasi noong time na yun, sobrang lakas na para sa akin noon, 100cc. I think 10 horsepower. I'm not sure, 15 horsepower. So nangyari, umabot sa point na parang nakikipagkarera ako. Karera. Kalaban ko mga Raider J na 125. Tapos nanalo ako. Well, hindi naman talagang karena pustahan. Parang alam mo, sa probinsya. Yun. So, long story short, natuwa ako. Doon na talaga nag-upisa na nagmumotor-motor ako. And then, dinala ko yun dito sa Maynila kasi I had to transfer back here. I had to come back here sa Manila to continue my studies. And, syempre, ayoko na maiwan yung motor doon sa probinsya. Dinala ko yun. Binar ko namin from Antique. Via the Catiklan port. So I have to travel from San Jose up to Catiklan. So if you know Boracay, you would know Catiklan, di ba? Binyahe namin, sinakay sa barko na dito. So I was able to use that motorcycle for a couple of years bago ko siya pakawalan. Sobrang napaka may sentimental value ng bike na yun. But unfortunately, I had to let it go kasi gusto ko bumili ng motor na bago. And nakasagsagan nun, unang laba sumikat yung mga Rouser, Kawasaki Bajaj Rouser 135. So unang labas pala ng Kawasaki Rouser 135 LS, bumili na ako. It was a red Rouser 135 LS. Shout out pala sa mga kagrupo ko dati sa RCB, Rouser Club of the Philippines. Hindi na ata nila ako maaalala. Pero, yun. Hindi na kasi kami nakikita. Hindi na ako nakakasama sa grupo na yun. So, yun. Bumili ako ng Rouser 135. Doon ako nakapag-experience magmarelaki. Dito. Yung pinaka-notorious, yung infamous na canyons, kumbaga sa atin. Which is the Marilake. I wouldn't call it highway.
naka Harley Davidson sa atin. That's what I like about this motorcycling community, kasi kahit di kayo magkakilala, nagbabatean kayo sa kalsada. Hindi ko kakilala yung guys, ha? He may be my neighbor, pero hindi kami magkakilala. So, yun. Sir 135, Marilaki. I was even able to bring it to Nasubu. Yan, maabot kami mga Nasubu. Hindi naman umabot ng Baguio. And then, syempre, sobrang hilig na sa motor. Naisipan kong mag-upgrade ulit, kasi sabi ko, syempre, gusto ko talaga ng maganda eh. Gusto ko talaga ng magandang motor. Ulit. Kasi pag ikaw nag-start mag-motor, you can't stop asking for more. More forma, more performance. So, 2017. Yun. Ay, no. Sorry. I think 2013 ata. Yun yung Ninja 250. So, yun. Hindi na bago yung Ninja 250 back then. Parang may mga kagrupo na akong bumili nun sa Ninja Club of the Philippines. Shit, nakalimutan ka na rin. Sorry guys. So yun, bumili ako ng Ninja 250. Kasama ko pa si kuya nun. Shoutout kay kuya. Sinamahan niya akong kunin yung Ninja 250 nun. Sa K-Survey ko pa kami kumuha sa Makati. So bumili kami. Bumili ako Ninja 250. And yun, doon na talaga nag-upisa yung hili ko sa big bike. Well, it's not a legit big bike, pero ang laki kasi niya tingnan, and sobrang head turner ng Ninja 250 na yun dati pa. Oh shit. So you, ayun, so nakabili ng Ninja 250. And would you believe me guys, if napapasok ko yun sa SLEX, naipasok ko siya sa SLEX back then. Naipasok ko siya sa SLEX back then. Naipupusit ko siya siguro mga twice or thrice. So, di ba? If you're a motorcyclist, isa sa mga pangarap ng mga nagmamotor sa atin, dito yung mga nag-uupis na magmotor is yung makabiyahe or makapasok sa expressway. And that was my first time to enter the expressway. So can you imagine paano yung excitement ko? Paano yung excitement ko dun sa pagpasok ko sa expressway na yun. Testing natin yung audio kapag ganito nga bumabomba. Lalo pag mga ganitong malakas na hangin. Ayan, I had to talk habang bumabomba para matesting natin yung wind noise habang nagsasalita. And hopefully, maminimize natin yung wind noise sa setup na to. So, naipupusit ko yung Ninja 250 na yun. Naipupusit ko sa expressway. And, well, unfortunately, ang nakakatawa doon is hindi ko naman din nagamit pambiyahe na malayuan yung Ninja 250 na yun. Pinakamalayo ko lang ata is Infanta, Quezon. Hindi ko rin nabiyahe ng Baguio or whatever. But it's a very, very, very fun bike. Natutuwa, sobrang natutuwa ako sa bike na yun kasi ang tipid. Has na enough power to, you know, have some fun times sa mga twisty roads. Yun, Marilaki yun. Gamit na gamit ko sa Marilaki yun. So, back then, yun yung kasagsagan na parang kasikatan talaga ng Marilaki. I think that was 2013. Or maybe huli lang ako sa balita, pero nung panahon na yon, grabe, punta ka ng weekend doon, puro motor, puro makot. Every 3 seconds may makikita kang mga grupo ng motor na bumabiyahe. So yun, bumili ako. Ay, so yun, sobrang enjoy ko. And parang kailan, 2016 ata, nung kailangan ko na siya ibenta. And ang nakabili noon, well, I wanted to upgrade na pala, kaya ko siya binenta. I wanted to upgrade, so kaya ko siya binenta. And ang nakabili noon is one of my very close friends, si Mike. Shoutout pala sa'yo, Mike. Shoutouts pala sa'yo, Mike, kasi alam ko nag-comment ka para shoutout kita eh. Ayan na. Nag-comment ka pa talaga sa YouTube video ko para i-shoutout. So, special yung shoutout na to para sa'yo.
So siya yung nakabili na nun dyan yung 250 ko. So ang pagkabili niya, I had to wait siguro mga 1 year pa na ipag-iipon. Kasi aside from nag-iipon, nagde-decide pa ako kung anong bibiling ko nun eh. Exacto, lumabas ang Z650. Well, one of the best motorcycles in the middleweight class. Para sa akin, ha? One of the best. If not the best. Kasi, very agile, lightweight. Yung pag-maneuver ng bike, sobrang dali. We actually had a Baguio trip back then. Actually, nag-benggit balikan kami back then. Gamit ko yung Z650 na yun. Ako, isang ZX10, isang MT-07, and then isang R6. And let me tell you guys, hindi nila ako mahabol sa twisties. Hindi sa nagmamayabang, I'm just trying to give you an example kung gaano ka agile yung motor na yun. Easy to really lean on the curves. Kung gusto mo mag knee-drag, knee-drag mo yung motor na yun. And let me tell you, stock pa lang yun ha. I never had to change the tires noong time na yon kasi bago pa eh. So para sa akin yun yung pinaka na-enjoy kong motor. Yet before tong MT-09 ko. So yun. So that bike, man. Sobrang it has more than enough power para it has more than enough power to give you to put a smile on your face, you know, to put a big grin on your face. Grabe yun, sarap laruin. Well, it may have it may be a little bit short in power compared to the MT-07, pero hindi naman talaga nagkakalayo. I mean, in the twisties kayang-kaya iwan yun. As a driver na lang. I'm not trying to compare bikes. I'm just, you know, something to measure the whole performance of that bike with. So after noon, unfortunately, I had plans to work abroad and I had to sell the bike para may dispose magamit yung pera para pan-ticket papunta sa Middle East. Pero hindi natuloy yung plano na yon because of some mishap. So wala, naubos lahat ng dun, oh. So wala akong motor. I had to wait for a couple of maybe 2 years then? A year or two bago ako nakabili ulit ng bike. Which is this one. So yeah, tuloy natin ng kwentuhan kasi nandito na ako sa bahay. And hopefully maganda yung audio na nakuha natin. Alright, so that's it for my first moto vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa kwento ko. Well, medyo nag malamig na, medyo nagmo-moist na yung visor natin. I hope na nag-enjoy kayo. And hopefully sa Sunday, next Sunday, makapag-moto vlog tayo sa labas. I'm gonna bring you sa Marilake or sa Caybiang or what. Gusto ko nga sa Baguio mismo na talaga eh. Punta tayong Baguio. Papaliguan ko pa to. Kasi baka magtampo na. Dalawang labas na. Since nung napaliguan ko siya. Baka malaki na naman yung chunk ko dun sa video ah. May birthday kasi dito sa amin. So I had to
So, napakain ng marami. Alright guys. So, yeah, that's it. Always remember, good vibes, good times. See ya.